kalog siya. Kalog, hawakan niyo siyang ganyan, ganun-ganun niyo yung pinto. Kalog talaga siya. Kaya kailangan saktong-sakto ang pagkabutas niyo sa butas nito. Kailangan saktong-sakto siya. Yan, ituturo ko sa inyo mga kabayan yung isang paraan para ma-eksakto niyo. Magandang araw po muli mga kabayan. Welcome back to my channel. Ang isi-share ko sa inyo mga kabayan tungkol sa pag-i-install ng deadlock. Yan, maglalagay ako dito mga kabayan ng deadlock para ma-share ko sa inyo mga kabayan kung paano mag-install ng deadlock. Kaya magkakabit ako dito. Ipapakita ko muna sa inyo mga kabayan yung mga tools na gagamitin natin sa pagkakabit ng doorlock o deadlock mga kabayan. Ito yung mga kakailanganin natin mga kabayan pag mag-i-install tayo ng doorlock o deadlock mga kabayan. Barina, iskwala, martilyo, pait, metro, saka ito mga kabayan. Ayan, doorlock installation kit mga kabayan, ito. Ito yung gagamitin natin sa pagbutas ng doorlock o deadlock. Ito yung ikakabit natin mga kabayan na deadlock. Ayan. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga kabayan pag a-assemble natin to. Ayan, pag bumili kayo mga kabayan ng pambutas, ganito yon. Hiwa-hiwalay pa siya. Yan, hiwa-hiwalay siya mga kabayan. Tatanggalin nyo lang siya dito. Yan, tapos ikakabit nyo ito. Yan, ganyan lang mga kabayan. Yan, tapos ihigpitan nyo lang ito mga kabayan. Yan, pag naikabit na natin ito mga kabayan, ang isusunod natin, yung susukatin natin yung bubutasan natin sa pinto. Yan, di ba pakita ko mga kabayan sa inyo yung sukat ng pagbubutasan natin sa pinto. Yan, ang standard mga kabayan na sukat ng doorlock, 1 meter. Yan, galing sa finished floor nyo, 1 meter. Yan, 1 meter to mga kabayan. Tapos ito naman, ang ginawa kong sukat nito, iginit na ako na lang dito. Iginit na ako na lang dito kasi may design mga kabayan. Pag walang design to, plain lang siya. Ang gagawin nyo mga kabayan, sintro ng doorlock dito saka dito, 10 cm. Yan yung kadalasan na sukat. Tapos ang gagamitin ko naman dito mga kabayan, ang gagawin ko dito, dahil may design din siya dito, isisintro ko na lang siya dito. Kasi pangit naman mga kabayan kung nakababa dito, nakataas dyan, mas maganda nakasintro dito kung may mga design yung pagkakabitan nyo ng pinto. Isisintro nyo na lang siya dyan para balance dito mga kabayan sa taas. Yan. Galing naman dito mga kabayan sa kanto ng pinto, galing dito sa kanto ng pinto, ang magiging sukat natin yan, 6 cm mga kabayan ito. Or 2 and 3/8. Yan mga kabayan. Pero mas, para mas madali, 6 cm na lang. Yan, saka gagamitan na natin siya ng iskwala. Yan, susukatin natin mga kabayan yung gitna nito. Saka natin siya iiskwalahan. Yan mga kabayan, galing dito sa gilid, 6 cm. Ay mga kabayan, 6 cm siya. Yung galing dito. Tapos nakagitna siya dito mga kabayan, nakagitna siya dito. Yan makikita niya. Yan bubutasan na natin mga kabayan. Nagtitingnan niyo mga kabayan kung tagos na sa kabila. Yan, pag nakita nyo mga kabayan na ito, halos pantay na dito, ibig sabihin itong kahoy na ito mga kabayan, tumatama na dito. Yan, tumatama na dito itong kahoy. Kaya tingnan nyo sa kabila, tumagos na yan mga kabayan, ito tumagos na sa kabila to. Doon nyo naman siya sasalubungin. Yan, ito na yung pinagtagosan nito mga kabayan, ito na, bumakat na siya dito. Ngayon, dito natin siya sasalubungin ulit. Yan, dito natin siya sasalubungin mga kabayan.
Yan, ito naman mga kabayan yung bubutasan natin. Iiskwalahan natin siya mga kabayan. Yung iskwala natin dito, papapuntahin natin dyan. Ayan mga kabayan yung guhit natin dito. Ipdadala natin dyan. Yan, tapos gigitnain naman natin ito mga kabayan, ito. Gigitnain natin ito dito. Yan naman yung pagbubutasan natin ito. Itong tulis na to. Yan, yan yung gitna niya mga kabayan. Ngayon, papalitan natin ito ng talim. Papalitan natin ito. Yan, bubutasan na natin mga kabayan. Yan, ayos sa mga kabayan. Ngayon, ikakabit na natin yung deadlock. Yan, ito na yung ikakabit natin na deadlock mga kabayan. Yan, ito lang mga kabayan yung laman ng isang bagong deadlock. Ito lang yung mga laman mga kabayan. Ang una natin ikakabit ito. Yan, ito mga kabayan para baka magkabit kayo baliktad. Ito ang palatandaan yan mga kabayan. Makikita nyo yan, oh. May arrow siya up. Ganun ang kabit niya mga kabayan. Yan, masikip siya mga kabayan ng konti. Papaitan natin dito sa ibabaw, saka sa ilalim ng tag-kaunti lang para mag-cash to. Pag nagkakabit pala kayo mga kabayan ng durla, kailangan yung pait niya matatalim. Kasi yung ibang nagkakabit mga kabayan, yung pag narinig mo yung pukpok, parang tumatalbog-talbog na sa kahoy. Yan, pinaitan ko siya ng baba-taas para mag-kasya to. Yan, makikita nyo makain, duro-diritso na. Yan, ito ang tandaan nyo mga kabayan, oh. Yung marka na to. Ibig sabihin, pataas siya. Hindi siya piling pa ganon, baliktad siya. Kailangan pa ganyan. Tapos guguhitan nyo mga kabayan ng saktong-sakto para saktong-sakto yung pagkakapait nyo ganyan mga kabayan, makikita nyo. Yan mga kabayan, susukatin na natin. Yan mga kabayan, ayos na. Yan, i-screwhan na natin siya. Yan, ito yung may kasama na mga kabayan yung deadlock. Pag binili nyo, may kasama na siya. Apat na tornilyo. Yan, ikukuha na natin sa mga kabayan. Yan, makikita nyo mga kabayan, ayos na. Yan, ito yung app mga kabayan, wag nyong kakalimutan nyo mga kabayan. Kailangan nakatutok siya pataas. Yan, ito yung deadlock na ikakabit natin mga kabayan. Yung sa labas, itong may susian. Yung sa loob, itong iniikot lang. Kasi itong isang deadlock ko dito mga kabayan sa taas, pareha siya susian. Pag ganitong deadlock mga kabayan yung nabili nyo, yung pareha susian, labas at loob, ang nasa loob nyan mga kabayan, itong may iskruhan yan, makikita nyo. Yan ang ilalagay nyo sa loob. Yan. Ito, itong may ikutan ang nasa loob. Yan, ikakabit na natin mga kabayan. Yan, ito yung panatandaan nyo mga kabayan. Ito namang sa loob, kailangan ito mga kabayan, nakapatumba. O naka-horizontal mga kabayan, makikita nyo palapad siya. Kailangan naka-horizontal siya, hindi siya pwede mga kabayan naka ganon. Pero dapat ito, nakalubog din siya. Nakalubog din ito mga kabayan. Kasi pag nakalabas ito, kailangan itong nasa gitna nyo, naka
naka-vertical, naka-ganyan naman. Pero pag nakapasok to, kailangan naka-horizontal ito mga kabayan. Kasi pag nakalubog ito, naka-vertical ito, hindi niyo siya maiikot dito sa kabila. Yan. And ito yung palatandaan niyo mga kabayan. Kailangan pag nakalubog to, naka-horizontal ito. Yan, makikita niyo mga kabayan, naka-horizontal siya. Pag ganon. Naka-cross yan mga kabayan. Kailangan ito, dito niyo rin siya isusuot. Yan. Tapos ito naman mga kabayan, itong panloob may gatla din siya. Yung dulo nyo, dito nyo isusuot. Yan. Ayan mga kabayan, dito nyo isusuot yan. Yan, malalaman nyo agad mga kabayan kung maiikot nyo siya yan. Saka nyo siya lalagyan ng tornilyo. Kasi pag nabaliktad kayo mga kabayan doon sa kabit nyo doon, halimbawa nakalubog to, naka-vertical yung kabit nyo, hindi nyo siya maiikot. Yan, subukan natin mga kabayan ibaliktad. Nakalubog to. Tapos isalang natin yun ng naka-vertical. Tingnan nyo ang mangyayari mga kabayan. Yan, di ba naka-horizontal to ngayon? Ikakabit natin nakalubog to, naka-vertical siya. Ayan, ipasalang natin. Para makita nyo mga kabayan yung pagkakaiba. Yan, isusuot din natin to. O, tingnan nyo kayo, sumasama. Tingnan nyo to mga kabayan, sumasama siya. Oh. Pag nahinigpitan niyo siya, hindi niyo siya maiikot. Oh, sasama siya. Oh. Kaya pag naayos niyo na 'yung kaya dapat mga kabayan, pag naayos niyo na 'yung sulat, pag nakalubog 'to, naka-horizontal 'to. 'Yan. Yan, pag nakapasok na mga kabayan, subukan nyo. Yan. Saka nyo siya tutornilyuhan. Yan, ipasok nyo lang muna mga kabayan ang kamay nyo. Yan, pag nakapasok na, pwede nyo nang gamitan ng screw. Yan, tapos i-align nyo na lang mga kabayan bago nyo higpitan. I-align nyo na lang muna ng nakalibil tong dalawang screw mga kabayan. Yan, makikita nyo naman kung nakatabingi siya. Yan, pag nakita nyo dito mga kabayan sa loob, dito naman sa labas, tingnan nyo rin yung sulat, baka nawala sa align. Yan, makikita nyo mga kabayan yung sulat, medyo tumabingi. Yan, i-align nyo muna yan bago nyo siya higpitan ng mahigpit na mahigpit. Yan. Makikita nyo yung sulat mga kabayan, ayos na. Saka nyo siya hihigpitan na. Yan mga kabayan, ayos na. Susubukan nyo rin mga kabayan yung susi. Yan, subukan yung nakabukas. Tapos tanggalin nyo yung susi kung gagana. Tapos nakalak, subukan nyo ring tanggalin yung susi mga kabayan. Yan, kasi pag minsan pag nakaganyan na, hindi nyo na matanggal yung susi. Yan, susubukan nyo ito mga kabayan. Okay na, natatanggal na siya. Tapos pag nakalak, nakabukas. Yan, ayos mga kabayan. Yan, ang isusunod naman natin mga kabayan yung butas sa hamba. Yan, yung isusunod natin mga kabayan. Ang ituturo ko sa inyo mga kabayan na tips para saktong-sakto ito dun sa butas niya dito, yung masukat niyo talaga siyang saktong-sakto. Kasi ito mga kabayan, didlock, kahit may didlock kayo, kalog talaga siya. Kalog talaga siya mga kabayan, makikita niya. Hindi katulad nitong durlock na to, pag ikinabit niyo siyang ganyan, wala siyang kalog masyado mga kabayan. Pag itong didlock na to, kalog siya. Kalog, hawakan niyo siyang ganyan, ganun-ganun niyo yung pinto, kalog talaga siya. Kaya kailangan saktong-sakto ang pagkabutas niyo sa butas nito. Kailangan saktong-sakto siya. Yan, ituturo ko sa inyo mga kabayan yung isang paraan para maiksakto niyo.
Halimbawa mga kabayan, nagkabit kayo ito sa construction site. Sigurado mga kabayan, mayroon kayong stick wheel. Yan ito. Kung nasa bahay naman kayo, katulad ito dito sa bahay ko, pwede nyong lagyan ito ng toothpaste mga kabayan. Ito. Yan, ipapakita ko sa inyo mga kabayan kung paano. Para hindi na kayo magsukat-sukat doon. Para isahan lang. Gagawin nyo mga kabayan, kukuha kayo ng kaunti nitong wood glue, stick wheel. Yan. Ilalagay nyo dito sa dulo. Yan, paikot mga kabayan. Yan, kung wala naman kayong stick wheel sa bahay, toothpaste naman sigurado mga kabayan, mayroon kayo. Yan, para hindi na kayo mahirapan at saktong-sakto talaga siya. Yan, lalagay nyo siya sa paikot. Yan, ito mga kabayan, stick wheel, madali lang naman itong punasan. Punasan nyo lang siya ng basang-basahan, maaalis agad yan. Yan, ito mga kabayan, paraan lang to para hindi na kayo magsukat-sukat doon at siguradong maeksakto nyo yung pagbubutasan nyo. Yan, sasaran nyo muna siya, saka nyo isasara tong pinto nyo. Yan, pag nakasara na siya mga kabayan, saka nyo ikutin to. Di nakasara na mga kabayan, ayan nyo yung linagay nyong stick wheel sa dulo o yung wood glue, pwede ring toothpaste ilagay nyo dyan. Kung wala kayong stick wheel, yan, isasara nyo muna, isara nyo to. Saka ikutin nyo mga kabayan para magbakat siya sa hamba. Yan, nakita nyo mga kabayan, iniikot ko. Yan, titingnan natin ngayon kung nagbakat na siya sa hamba. Yan, nakita nyo mga kabayan, nandito na siya sa hamba, di siguradong sigurado na yan yung tatamaan nung pinang didlock nyo. Yan, yan yung isang sikreto mga kabayan na ituturo ko sa inyo. Saka na natin siya bubutasan. Yan, makikita nyo mga kabayan, wala siyang saktong-sakto siya. Hindi, walang posibilidad na magkamali kayo mga kabayan. Ayan, nakabakat na yung pinong didlock. Yan, papaitin na natin. Ang pagpapait naman ito mga kabayan, hindi nyo basta ito papaitin. Uunahin nyo muna yung plate dito. Yan, ikakabit nyo muna to bago kayo magpapait para saktong-sakto. Yan, nakikita nyo mga kabayan yan. Ganyan yung ginawa ko sa pagkabit ko dito. Yan, ito na yung bubutasan natin mga kabayan. Ilalagay nyo muna to. Yan. Makikita nyo naman mga kabayan kung ang laki nito. Saka dito, parehas na kasi baka maikabit nyo, tabingi ganyan. Kailangan i-aalayin nyo rin siya mga kabayan. Yan, makikita nyo. Yung sukat dito, parehas dito. Yan. Saka nyo siya guguhitan. Yan, ngayon mga kabayan, papaitin muna natin to. Huwag mo muna nating bubutasan yan. Yan, pag napait nyo na mga kabayan, ikakabit nyo na yung plate. Yan. Yan, naikabit na mga kabayan. Huwag nyo muna bubutasan to. Ikabit nyo muna itong plate mga kabayan. Ikabit nyo muna to. Bago kayo magpapait. Yan, ikakabit na natin mga kabayan. Iskruhan na natin. Yan, iskruhan na natin mga kabayan. Kung wala kayong barinang ganito mga kabayan, Phillips screw, pwede naman Phillips screw. Mano-mano nga lang. Yan, nakita nyo mga kabayan, saktong-sakto siya. Saka nyo na siya papaitan. May guide na kayo ng butas. Yan, dito nyo na i-guide yung pait nyo mga kabayan. Yan, wala na kayong posibilidad na magkamali pa. Kasi kung papaitin nyo mga kabayan, wala pa yung plate na yan, hindi nyo masasakto yan. Pwede rin, guhitan nyo. Yan, pero ako mga kabayan, ganito yung discarte ko para ayos na. Yan, makita nyo mga kabayan.
Yan, makikita niyo mga kabayan, saktong-sakto siya. Kasi wala siyang kasamang plastic mga kabayan, kaya kailangan saktong-sakto yung butas niyo. Hindi katulad nito. May plastic siya sa loob, kahit hindi gaanong panta yung butas niyo, matatakpan ng plastic yung kasama ng Durlak. Pero dito sa Didlak mga kabayan, wala siyang kasama. Yan. Yan mga kabayan, ayos na susubukan na natin. Yan, nakita niyo mga kabayan, saktong-sakto siya oh. Yan mga kabayan, sana may nakuha kayong idea sa pagkakabit mga kabayan ng Didlak. Yan, ganun lang kadali mga kabayan. Ang susunod kong isishare sa inyo mga kabayan, yung pagkakaiba naman ito. Itong dalawang Didlak na to. Makikita niyo mga kabayan, ito. Itong isang Didlak mga kabayan, parehas sa susian. Yan, makikita niyo, susian dito. Susian dito. Ito namang isa. Makikita niyo mga kabayan, susian dito. Dito sa kabila, ikutan lang. Yan. Yan, yan ang susunod ko sa inyong ituturo mga kabayan. Kung anong pagkakaiba ng dalawang Didlak na to. At kung ano yung kailangan nyo sa bahay nyo. Baka ikabit nyo mga kabayan ganito, ang kailangan nyo pala ito. O ito naman ang ikakabit nyo mga kabayan, ganito naman pala yung kailangan nyo. Yan, ituturo ko sa inyo mga kabayan para may idea kayo kung anong klaseng Didlak yung ipapakabit nyo sa bahay nyo. Itong isinishare kong ito sa inyo mga kabayan, para doon lang to sa mga hindi nakakaalam, yung wala talagang kauro idea na magkabit ng Didlak o Durlak mga kabayan. Para doon ito, kasi marami naman tayong mga kababayan na magagaling mag-install ng ganito. Para doon lang ito mga kabayan sa mga kababayan nating hindi nakakaalam. Lalong-lalo na doon sa mga nag-uumpisa pa lang magkarpintero at sa mga kababayan nating labor na gusto rin nilang matuto magkabit ng Didlak mga kabayan. Kaya para sa inyo to, video kong ito mga kabayan. At sa mga kababayan ko po yan na hindi pa nakasubscribe, huwag niyong kalimutan mga kabayan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Yan, hanggang dito na lang mga kabayan. Maraming salamat sa panonood.